sibo sa pinusan alay ay pawisan mo pangagawa magsasapa napasaya. Nanguna siya sa kilusang manggagawa na haligi ng kilusang masa sa kalunsuran. Ngunit batid din niya ang pagpapahirap at pagsasamantala sa iba pang sektor. Pinanawagan din niya ang kilusang magsasaka sa kanayunan. Si Kabel ang katangian niyan. Basta't kami nagkikita niyan, hindi kami nasisihan. Yung kami basta magkakamay, no? Nagyayakapan kami. At ang huling-huling pagyayakapan namin at pagkikita, nung nakaraan taon lang, nung Mayo 1, sa Southern Tagalog, dumalo si Kabel. Eh talagang nga nakita niya yung higit na pangangailangan ng mga magsasaka ng pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa. Dahil siyempre kahit siya ay mula sa manggagawa, talagang nakita niya yung kahirapan at higit pang nakonsentra yung mga malalaking Panginoong may lupa, yung mga lupa ng mga magsasaka. Taon, bawat taon, kasama si Kabel sa mga pagkilos ng mga inaaping sektor. By that time, nasa sektor pangkalusugan ako. At si Kabel ay patungo na sa pagiging pangunahing leader manggagawa sa kilusang paggawa. Internalize niya na ang kanyang kinakatawan ay ang kilusang paggawa at saka later on nung naging chairperson na siya ng bayan, ang kinakatawan niya na yung buong pambansang demokratikong kilusan na sa kalunsuran. Yung pride, yung confidence, malinaw sa kanya na dahil kinakatawan niya ang kilusan, kailangan na manindigan siya ng tama at manindigan siya ng matibay doon sa marapat. Mahaba ang kanyang naging lakad. Sa daan, marami ang nagtangkang pumigil. Sa pamamagitan ng madaya, labag sa batas, farce ng mga charges laban sa akin, ay sisikapin kong makalaya sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap at mamumundok ko. Pulos!